Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng viewers, lalo na sa ating mga senior citizen. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Alam ko kaya mo to clinic kasi gusto mong malaman kung ano ang update. Please watch the video until the end para malaman ang kasagutan at dagdag kaalaman. Please subscribe to my channel and huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify kayo once mag-upload ako ng bagong video. So let's start. Sa puntong ito, pag-usapan naman natin ang ipinangako 5,000 pisong ayuda ni Pangulong Duterte sa mga kababayan nating biktima ni Bagyong Odette. Makakasama natin ngayong umaga si DILG Undersecretary Epemaco Densing. Good morning, Yusek. Magandang umaga, Yusek Rocky, at sa lahat ng mga sumusubaybay. Magandang umaga po. Opo. Yusek, paano po yung kalakaran dito sa pagbibigay ng cash assistance na ito sa mga Nasalanta? Per individual po ba ito o per family? Opo, nabanggit nga po ni Pangulo kagabi na magbibigay siya ng 5,000. Kung hindi ako nagkakamali, bawat pamilya po ito dahil temporary shelter assistance po ito. Yung mga nasiraan at nawala ng bahay, gustong bigyan ni Pangulo ng pera or assistance para magkaroon sila ng temporaryong kabahayan para matakpan naman, baka umuulan-ulan pa at may darating pang ulan, ay meron silang pagsisilungan. So ito po'y gagawin ito per family po, siguro po ang pamamaraan. Opo. Ang tanong po ng marami, Yusek, kung kailan ito ipamamahagi at manggagaling ba ang budget na ito doon po sa mga inirelease na ng DBM na pondo? Ang DBM po, kung hindi ako nagkakamali, magpapareleas na ng 4 billion na na-identify pangbigay ayuda o relief sa ating mga kababayan tinamaan ng Bagyong Odette. Kung hindi ako nagkakamali, baka ho ito manggaling sa budget ng Department of Human Settlement and Urban Development dahil na temporary shelter assistance nga ito at ito'y nabanggit ni Secretary Del Rosario kagabi kay Pangulo. So most probably, baka doon ho manggagaling po yung pondo. Opo. Ano daw po ang sistema nito? Pareho po ba ng ginawa sa distribution ng tulong? Siguro po i-adapt natin dahil pera po yung pamimigay at mga materyales, baka po i-adapt natin yung sistema na ginagawa ng DSWD na naging maayos naman po. Pero ngayon sisiguraduhin ho rin natin kasi meron kaming narinig na report kahapon na pagbagsak ng ayuda, biglang nagtakbuhan yung mga tao, so gusto natin maiwasan yung ganong klaseng pangyayari na hindi na muli maulit. Opo. So ano naman po ang gagawin ng DILG dito po sa mga LGUs tungkol sa naging direktiba ni Pangulong Duterte tungkol sa mga no-build zones? Kasi hindi, wala pa naman daw pong paglilipatan sa kanila ang pamahalaan. Well, una sa lahat po, kailangan na nandyan po on board yung ating mga local chief executive, no? Governors and mayors, kung saan temporaryong pwedeng paglagyan yung ating mga kababayang biktima ng bagyong Odette, no? Pero sa buong kabuuan po nito, mga temporaryo lang naman ito. Kung kailangan gamitin yung mga areas na hindi pinagagamitan ng tao, pwede muna ilagay doon. Pero yung no-build zone, definitely hindi po natin papayagan. Kaya po may kautusan yung ating Pangulo sa ating kapulisan at kasundaluhan na siguraduhin huwag makabalik yung ating mga kababayan doon sa mga area na delikado po kung sakasakaling may bumalik po na bagyo sa ating bansa. Pero kung long term na po yung balak ng mga LGU sa no-build zones? Ngayon po, nakikipag-usap na po yung ating Department of Human Settlements, no? Kasama yung ating mga lokal na gobyerno para mag-identify ng lugar kung saan po pwedeng pagtayuan na muli ng bahay at hindi po delikado. Isa po sa mga panuntunan ng ating gobyerno sa pagtatayo ng mga
bahay o kabahayan ay kailangan yung area ay certified po na hindi po hazardous. Basic po yan, no? So ipapatupad po natin yan kasama po yung ating mga lokal na gobyerno. Opo, may patanong lang po si Samed Danila ng Business Mirror. Magkano po ang cash aid na ipamimigay ng government per typhoon victim? Naka-start na po din ba kayo ng distribution ng LGUs? If yes, ilan na po ang nabigyan na beneficiaries? Ako po yung nakikinig lang at mamonitor po sa ating DBM sa aking pagkakalam. 1 billion na po ang nare-release mula sa contingency fund. And another 1 billion sa ating calamity fund na ginawang quick response fund, no? Base sa sinabi ng DBM, nandiyan na po yung pera. Yung sistema ng pag-distribute, kailangan lang po nating pagbantayan at ang kautusan ng ating Pangulo. Pag highly urbanized city na tinamaan ng Bagyong Odette, ang magbabantay po dyan yung ating Philippine National Police. At pag sa labas po ng mga highly urbanized city, ang ating kasundaluhan po ang magbabantay ng distribution. Opo, pero yung ilan po yung initial na beneficiaries dito po sa ayuda na ito? Wala pa ho kaming exact figure, no, mula sa DBM. Ang DSWD po ang nagpa-finalize po ng figures base sa isasubmit sa kanilang na local na gobyerno. Siguro po anytime soon meron na tayong official figure na ilalabas. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have any questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.